Magandang araw sa inyong lahat mga ka-treasure hunters. Usapang solar system o solar power na naman tayo mga ka-treasure hunter. Ito po ang ating ipapakita sa inyo ngayon na ito po yung aking ginawa na cycle generator. Ito po ay galing sa microwave na transformer. Asimbol ko lang po ito. At ito po ay pang-solusyon sa pagtag-ulan na wala talagang init. Lalong-lalo na sa kabundukan na pag umulan, wala talagang makikita yung solar successive pa mga 3 months ay mahihirapan na tayong makakuha ng kuryente. So, ginawa natin to bilang substitution dun sa solar panel. So, ang ginawa ko ay siniris ko yung dalawang transformer na galing ng microwave. Tinanggal ko yung high voltage coil at itinira ko lang yung 220 na coil. At nilagyan natin ng rotor ng washing machine sa gitna. Ito ay rotor ng washing machine, aking na symbol. Tinanggal ko yung pan at yung magnet nilagay natin dito, north and south yan, salitan. So, ang output niyan is AC, tapos kinonvert natin ng DC sa diode papunta sa capacitor. Ito po ay 24 volts ang labas dito na DC na. So, AC dito. So, ito naman ay ginamitan natin ng dynamo mula to sa Shopee. Itong dynamo na ito in-order natin. Ito po ay 24 volts din yung kanyang supply para mapaikot yung makina. Yung makina na yan ating ginawa, yung generator. So, papaikutin ito, ito ay 30 watts lang yung ginawa ko. So, hindi ganun kalakas kumain to. 30 watts lang yung motor. At ito naman ay 200 amperes. So, 200,000 milliampere. Ito ay kayang-kayang supplyan yung washing machine, rice cooker o electric pan. At pwedeng gamitin to pang charge. Ang output nito doon sa battery natin sa kumukuha na galing sa solar papasok sa ating power supply, ito po ang substitution. So, umiikot lang yung kuryente dito. So, nakita natin maganda, pinaikot na natin kanina. So, 24 volts. So, 24 volts yung gamit ko kasi na solar system. So, napakaganda po ito. See, hindi mauubos ang kuryente. Paikot-ikot lang, pabalik-balik. So, 24 volts kasi yung aking ginawa na sistema. At bumili din ako ng MPPT na solar charger, yung maximum power point. Pakita natin sa inyo yung aking solar system para makita nyo kung ano ang aking ginawa. So, ito yung nadagdag ko sa aking solar power, no? MPPT mula sa China. Sinubukan ko lang to, pero maganda. Maganda siya. At malakas kumarga kahit na madilim, ay nakakakarga. So, yan po ay papunta dun sa baterya. So, mga DIY ng mga battery ko ngayon na, no? 24 volts. Ako lang nag-assemble niya, no? So, capacitor ito. Kailangan ng high power capacitor para tumaas yung ampere ng kahit na mga refrigerator ay kayang dalhin. Kahit maliit lang yung ating solar panel. So ito, umorder din ako ng China na ganito. Na sine wave. Pure sine wave, 3000 watts. So kayang-kayang dalhin ng washing machine, tinry ko. Tsaka isaktong 220 talaga yung voltahe niya. Pakita ko sa inyo yung 220 talaga yung voltahe niyan kapag inon natin yan. Yan. Nakita nyo, 22.3. So, 24 kasi yan. Parang nagbiblink sa inyo, no? Pero hindi yan nagbiblink. Sa camera lang yan. So, pakita ko sa inyo yung 220 volts ko dito na supply.
So, para makita nyo kung ano ang kuryente na lumalabas dito. So, dito, live wire na yan. Nakakakuryente na po yan. Talagang parang, ano na yan. Saksak natin dito yung ating tester. So, sit natin muna sa AC. So, AC kasi naka-DC. So, AC. Yan. So, titingnan natin. Saksak natin dyan. Yan. Then, dito. So, saksak ko dyan. Then, dito. Yan. Yan ang kuryente ko ngayon. 220. Nagpa-fluctuate. Pero, okay lang. Kasi may ginagamit ako ang plain sense. Ayan. 237. Pumupunta pa ng 300. So, malakas yung voltahe, no? Mga ka-treasure hunter. Kita nyo, may live ako na supply na kuryente. So, doon ay galing yan doon sa sine wave. So, malakas yung sine wave nito. Constant 220 yan kapag eksakto yung... Yan. So, yan, 220 na siya. So, pinatay ko kasi yung aking kinabit. So, saktong-sakto yung sine wave na yun dito sa supply. So, mayroon din akong DC. DC voltage. So, mga DC voltage ko, eh, nandito. 18.6. Yan ay 18 volts. Mayroon akong conversion for 12 volts para maging 12 volts. So, may breaker tayo. Dalawang breaker ko. Tsaka may breaker din ako dun sa solar. So, malakas tong aking system, no? Kasi ito kahit 60 watts to, kaya pa ilawin to. Kahit sa dilim. So, gamit na gamit yung ating solar power. Gamit na gamit yan. So, yan po yung ipinakita ko sa inyo. Napapakita ko rin sa inyo yan kung paano natin mapapaandar yung generator natin na yan. So, libre tayo sa kuryente. Gusto nating makalibre na maganda yung gamit natin. Hindi yung palagi tayong nagbabayad. Ay, hanap din ang paraan naman na makakalibre tayo ng kuryente na wala tayong ginagastos. So, maganda yung aking ginawa na yan. So, makalat dito kasi parang laboratory itong aking bahay. As puro asimbol. So, itong ginawa ko na ito ay high-tech ito. Pwedeng improve ito at magiging libre na yung kuryente dito. Wala ka nang gagastusin pa. Ito, lata lang itong ginamit ko. CDIY lang. Wala tayong ibang makuha na lata lang yan. So, test ko lang yan kung napakaganda o maganda ba siyang gamitin doon na pang-charge doon sa substitute doon sa solar kapag tag-ulan. So, ito po ang solusyon ko. Kasi minsan tag-ulan, wala talaga. So, thank you very much, no? Mga ka-treasure hunter, sana po ay nag-enjoy kayo dito sa aking pinakita sa inyo. At kung mayroon po kayong tanong, comments, paki-comments na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod.